ka pa. Uy, maaga akong nagising dahil gagawa natin ng fresh, ano ba yung buhok ko? Breakfast si Daniel. Alas 6 pa lang at sabay akong nagising sa kanya. Ang aking ano, baka hapon. Anong tawag dyan? Uy, mascara. Sabay akong nagising sa kanya dahil gagawa natin siya ng breakfast at lunch, no, dahil magtatrabaho si Daniel today. Ano nga yung nanak ko? Ay, tulog pa ang aking half utak. Bagyan natin siya ng mustard. Ito yung buhay ko dito, guys. No? Gawa tayo ng lunch ni Daniel. Sa taas na siya, nagre-ready. Lalagay ako ng cheese, ang ham, ay, kamatis. Kaya gusto ko siyang gawing fresh dahil ang kamatis ba, pag ginawa ko siya yung the day before, hindi siya ano ba, yung anong tawag dyan? Oh, masyado siyang magiging wet sa loob. Kawawa naman si Daniel, kakain siya ng wet bread. Kaya nagising ako ng super aga para gumawa ng kanyang pagkain sa trabaho. At ang ating paletos. Lagay na natin siya sa kanyang baunan. Ginagawa nyo din ba ito sa inyong mister, guys? Ay, Diyos ko Lord. Pagkatapos nito, balik ako sa bed, no? Try nating matulog ulit. Ginagawa na naman ako ng breakfast niya. Ito, binili namin ito kahapon sa grocery. Dadalhin niya din ito para pang snack niya sa trabaho. So, ang breakfast ni Daniel, ang gusto niya, simple lang, mustard at cheese pa. And one bread. Aguy, wala na kaming... Ay, wala pala siyang trabaho bukas. Okay lang, wala na kaming bread. Bukas at sa Friday, wala siyang trabaho. So, 2 days, no? May long weekend si Daniel. Ay, salamat. May kasama na naman ako ng 4 days. Tapos, next week, balik work na naman siya. Bigyan ko pa siya ng half bread para sa kanyang breakfast or snack niya ba, no? Para hindi kulangin ba? Baka gutumin siya sa trabaho. Kawawa naman. Lagyan ko siya ng... Where's my chocolate sprinkle? Chocolate sprinkle! Masarap to siya, guys. Peanut butter with chocolate sprinkle. Sprinkle? Yung paborito ko din to. Lagay na natin siya sa plastic bag. At ang tea ni Daniel. Umiinom yan siya ng tea bago siya pupunta sa trabaho. At yung breakfast niya, doon niya na kinakain. No? Kaya kung nagtataka kayo, bakit ko nilagay dito. My love! Morning, my love. Morning, I made you fresh breakfast and dinner. I lunch. And a nice tea. Thank you so much. Because, mahal, I'm putting the tomato maybe to be wet when I'll make it during the night. Okay. Super nice to you, huh? The best wife ever. You are the best. Best wife ever. Say it. Best wife ever. Like that. Which one? You want it a little bit with cold water so you can drink it soon? How much of hot water na lang? Like this? No, more, more. More? Yes, thank you. Alis na si Daniel. Gosh. Take care, mahal. Enjoy working. Yes, I will. See you soon. You take care too. See you soon. Bye, my love. Bye-bye. Say bye to your fans. Ay, mga tao. Malungkot na naman ako. Aalis na si Daniel. Si my lobby ay aalis na. Bye-bye. Thank you, mama. Bye-bye. Bye, my love. I love you so much. Love you so much.
Okay, bangon na tayo. Natulog ako ulit at mag-alas 11 na ako bumangon. Ganyan ako pag wala si Daniel. Gusto ko lang mag-stay sa bed para kunti na lang ang oras na hintayin ko siya ba. Alam nyo ba ang gagawin natin today, kahapon, sobra-sobra ang ating pagkalabada. At ngayon ang gagawin natin ay... Ayan ang ating mga kailangang i-fold. My gosh! Hindi talaga ako nawawala ng trabaho dito sa bahay na ito ba? Parang alam ng bahay ba kung paano ako hindi ma-board. Parang tinutulungan niya ako, guys. Para may magawa ako araw-araw. Hey, Ananas! Bago ang lahat, kakain na muna ako. Labas mo na din yung karne. Di ba nag-packbit ako kahapon? Ngayon, alam niyo ba ang request ni... Daniel, pakbit na naman ulit. Wala tayong patapos ang pakbit nito. Magsigyan tayo pakbit araw-araw. Ganun si Daniel pag may paborito siya. Halimbawa, sinigang. Lalo na dati nung nasa Pinas ako, tapos magluto yan siya ng sinigang kasi tinuruan ko siya. Nagluto siya pang isang week na yan at ilalagay niya lang sa freezer. Tapos araw-arawin niya yun ng isang buong linggo. Hindi ko kaya yan, guys. Hanggang dalawang araw lang ako na pare-pareha ang ulam mo. Hindi ko kaya yung mga tatlong araw na same ang kakainin ko. So, ayan. Oh. Ma, magugas na naman tayo. Pero minsan nakakairita rin yung ganito na palagi na lang tayo linis ng linis, no? Pipitas tayo ng coriander. Ilalagay ko siya sa aking... Branch. I-try natin ito ating fresh coriander. Kung masarap ba ito siya? Wow! Pansit canton. Ang ating lettuce. Ay, kadami ba? At syempre, ang ating fresh from the farm. Coriander. Kain tayo, guys. Kunin na natin ito ating sinampay at mag-umpisa na akong mag... Fold. Kung nagtataka kayo guys na hindi ko nasuot-suot yung napakalaking robe, pa-summer na kasi at medyo mainit na sa loob. Pag winter ko lang ginagamit yung robe ni Daniel. So, ayan, mag-fold na naman tayo. My gosh! Okay, umpisahan na natin to. Ayan, malapit na tayong matapos after 3 hours na pag-fold-fold dito. Nagpo-fold pa rin ako. So, natawa ako, nababasa ako ng mga comments sa last vlog natin. Ba, may nagsabi na, di ba, pinakita ko yung mga lugar dito sa amin, sa ating neighborhood. Sabi niya pa, wow, ang linis, parang organized. Ang reply ko ba, oo, day, malinis talaga dito. Ang bahay lang namin ang madumi. So, ayan, tapusin ko na muna ito. Ay, may package pala na dumating, guys. Pakita ko sa inyo. Buksan natin, be. Mag-chika na muna tayo. May package na dumating. In-order ko to siya pang paganda. Para matsuktsakan tayo palagi ni Daniel. Ano ba yan? Ayaw pang mabuksan. Na-open na. Pang paganda to siya, ha? Para matsuktsakan tayo palagi ni Daniel. Ayan! Ang dami-dami ko ng pangkulot ng buhok. As in, pang-straight, pangkulot, iba't-ibang klase. At ito, binili ko na naman siya para ito sa mga tamad, guys. Kung tamad kayong magkulot ng buhok nyo at gusto nyo ng isang beses lang na hindi na kayo mag-ikot-ikot ng ganyan. So, kailangan ganyan lang yan siya, oh. So, ito, hindi ko muna ito gagamitin sa ibang vlog ko na ito itatry. So, yun lang, pangkulot ng tamad. Okay, medyo malinis na tayo dyan. At ngayon, ang kusina na naman ang lilinisin natin. Itatapo natin yan siya maya-maya dahil patay na siya, guys. Pangit na siya tingnan. At ito din, kailan na naman kaya tayo bibigyan ni Daniel ng bulaklak, no? Magparinig ako sa kanya mamaya ng ano, babe. Nang dapat magbigay na siya sa kanyang pinakamagandang asawa ng bagong bulaklak. Kung nakikita ninyo na nagmamantika yung ating buhok dyan, pagpasensyahan nyo na yan. Dahil sinadya ko to, no, mayroon tayong prank kay Daniel, guys, at mapapanood nyo yan siya next video. So, abangan ninyo kung ano yung prank natin na about yan siya sa buhok.
So, tama na ang chika. Magugas na tayo ng plato at kaldero. Ay! Mga tulong na lang siguro ako dito, guys. Si Daniel, willing naman talaga siyang tulungan ako, no? Pero ako lang ang ayaw ba? Ewan ko, boy, pride ko talaga siguro ito. Na ayaw kong tulungan niya ako para bibigin ba? Sige lang. Kaya ko na yan. Ako na bahala sa lahat. Pero sa inyo ako nagre-reklamo. Alam mo, hindi talaga ako sanay maglinis-linis, maghugas-hugas. Maghugas ng plato, okay lang. Pero hindi yung talagang grabe dito na, ay, taga-araw, maghugas ng kaldero dahil sa bahay namin dati. Wala. Sitting pretty. Dito lang. Iba na talaga pag buhay may asawa, no? Yung ano na ba na, naramdaman ko na yung naramdaman ng lola ko noon na pag pinapagalitan kami, nakaupo lang kami. Hoy, IP! Nakaupo ka na dyan! Ano? Kailangan TV! Magtulong ka dito! Sus, pag may anak kami ni Daniel, mas siguro mas busy na ako niyan ba? Para na siguro akong lola ko. Itapon na natin to. Tapos na, oh. Wala natin mga kaldero dyan. Ayan na, tapos na ang ating kitchen. Nalinis na siya. At itatapon na natin itong ating mga flowers doon sa ating green sa labas. Ayan yung bahay ng kalaban kung nakapit bahay. Yan. Diba itong bahay na ito? Yung sunod na yan. Yan yung kaaway ko. Bantay lang yan siya. Wow! Meron na siyang flowers! Yay! Ang ganda pala nito. Poisonous daw yan siya, guys. Pero hindi namin tinanggal. Dahil sabi ni Vika, okay lang naman. No, basta wag lang galawin. At dahil maganda yung kanyang flowers. At ito na yung herbs na nilagay ko sa labas. Yung ating... Ay, but nakalimutan ko ang pangalan. Itong isang coriander at itong... chives. So, ayan na siya. Still alive and kicking. Okay, mag-prepare na tayo sa ating pa-dinner. Pakbit na naman. Walang katapusang pakbit ito. Grabe talaga ito si Daniel. Ay, pagbigyan na lang natin si boss manager Amo. Pero alam nyo, grabe kung na talaga kaswerte kay Daniel. Hindi lahat ng Dutch ay katulad ni Daniel, no? Alam nyo ba yung mga katrabaho ko, namumblema sila dahil yung mga asawa nila hindi kumakain ng mga niluluto nila. So, ang ginagawa nila, kailangan din nilang magluto ng mga mashed potato. Tapos, iba din yung kakainin nila for dinner, no? So, bali separate sila. So, si Daniel, grabe talaga siya. Siya pa ang mag-request. Tapos natawa ako dahil last time, yung lola niya, basay pa ng lola niya sa akin, Garnet, kailangan mo ding matuto ng Dutch food para makakain din ng Dutch food si Daniel. So si Daniel, siya ang sumagot. Nagalit. Sabi niya pa, bakit? Hindi kailangan. Kaya minsan, tinatanong ko yan si Daniel, no, gusto mo magluto ako ng Dutch food para sa'yo. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin pag sinabing Dutch food? Mashed potato, sausage, gulay, tapos asin. Wala na, yun lang. So si Daniel, kapag tinatanong ko siya palagi na gusto mo lutuan kita ng Dutch food, hindi. Magluto ka ng sinigang, please lang. Sabi niya pa. So ayan, pagkatapos nito guys, malapit na yung dumating si Daniel. No? Pagkatapos nito, magtutoothbrush na ako para mabango naman tayo pagdating ni Daniel at magready sa ating prank! So, abangan nyo yan bukas, guys, sa ang prank natin. Grabe, ka-crunchy ng ating kalabasa. Ba, tingnan nyo, good, ang pagka-slice. Parang hindi siya nabigyan ng justisya. Mamaya pa ako maliligo nito pagkatapos ng ating mga kabuang. So, I hope nag-enjoy kayo today, guys, sa ating mga pachika again. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. Thank you.